huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Na tiyak po ngayon handa kang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Ngayon, paglingon niya, ano yung nakita niya? Di ba, may lalaking tupa na nakasabit yung kanyang sumay. At kaya sabi niya, ito ang kunin mo para iaray. So dito, naligtas yung buhay ni Isaac. So, ganun din mga kapatid, kung ating titingnan, tayo po ay naligtas din, hindi po sa anumang ginawa natin, kundi tayo po ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pananampalataya, ng gaya ng sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9 na tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos at ito ay hindi sa ating sariling gawa. So, wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Diyos. So, tayo ay naligtas lang. Kaya dahil tayo naligtas, dahil sa biyaya ng Panginoon, dapat lang na tayo ay ialay natin yung buhay natin ang anumang mayroon tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen! At dito mag-take kung titingnan natin na dito talaga naman sumunod talaga si Abraham. Sinunod niya, hindi niya ipinagkait, hindi siya nagdalawang isip, hindi rin siya nagdabog, o hindi rin siya nagbulong-bulungan. Ano ba naman yan? Ibinigay mo na nga. At kaisa-isa pang anak itong binigay mo. Ngayon, babawiin mo pa. Panginoon, nag-iisip ka ba? Panginoon, may puso pa ba? Ang dami po, hindi niya sinabi. Kundi Lord, gawin mo. Ang nais mo. So dito makikita kung titingnan natin, sumunod nga si Abraham. At dahil sa kanyang pagsunod, siya ay ginantimpalaan ng Diyos. So dito, ibig sabihin, ang huli po na ating malusunan dito, God rewards obedience. Okay, tayo naligtas sa magitan lang ng pananampalataya at hindi sa magitan ng luwa. Ngayon, tayo naligtas dahil sa pananampalataya, pero yung pagsunod naman natin, yan tayo pinagpapala ng Diyos. Kaya nawa mga kapatid, tayo ay matutong sumunod sa Panginoon. Ano man ang nais ng Panginoon sa ating buhay, sundin natin, gawin natin, at naniniwala ko na ang Diyos, kapag tayo sumunod sa Kanya, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Kaya nga, John chapter 10 verse 7, di ba ang sabi doon? If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it will be done unto you. Kung manatili kayo sa akin, at ang aking salita ay manatili sa inyo, ibig sabihin, kung tayo ay susunod sa Panginoon at susunod sa kanyang mga salita, ang pangako niya, anuman ang hilingin nyo, ito'y mangyayari. Ito'y gagawin ng Panginoon. Ngayon, tayo'y umaasa na tayo ay magpalain ng Diyos. Pero ang problema, hindi po natin ginagawa yung paraan para tayo ay mapagpala. Kasi po, ang tanging paraan na ginawa ng Diyos upang tayo mapagpala ay sa pamamagitan lamang ng pagsunod. Kaya nga po, nandyan po yung Deuteronomy chapter 28 verse 1 up to 14. Makikita natin doon na talagang kung tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, hindi sa ating kalooban, hindi sa ating isipan, kundi tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon, ang ganda eh,
makikita nyo yun, verse 1 up to 14, yung pagpapala na ahabol. Hindi lang ahabol. Kasi ang sabi doon, it will overtake you. Di ba? Ang ganda. Na, hindi mo pala, hindi mo pala kailangan habulin. Kundi, yun yung kusa na hahabol sa'yo, hindi lang hahabol sa'yo, kundi lalampasan ka pa. Para sa ganon, masigurado na ikaw ay mapagpala. Kaya now, mga kapatid, mamulat yung ating kaisipan, mamulat yung ating kalooban na ang tanging paraan na ginawa ng Diyos, binigay ng Diyos para tayo ay mapagpala. Yun ay tayo ay sumunod. Amen. Sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Wala po na mangyayari. Kaya nga, maging sa James, di ba? Sa verse 1, verse 22, chapter 1, verse 22, up to 25, lalo na sa verse 25, ang sabi doon, yung taong patuloy na nagsasaliksik sa banal na kasulatan at sumusunod dito, ang siyang pagpapalay ko sa lahat na gawain at gagamitan niya ng kanyang kamay o sa lahat ng gawain mo, lahat ng gawain ng taong yun. Kaya, nais nyo bang mapagpala ng Diyos? Amen. Nais nyo bang mapagpala ng Panginoon ang iyong mga anak? Amen. Kasi kung titignan natin doon sa Deuteronomy chapter 20, verse 1 up to 14, na kapag sumunod tayo pala sa Panginoon, hindi lang tayo yung mapagpapala, kundi maging yung mga anak natin mapagpapala kung tayo matutulang na sumunod sa Panginoon. Kaya ang tanging paraan para tayo ay mapagpala ay sumunod sa Panginoon. Hindi tayo susunod para maligtas. Kasi ang kaligtasan po, matatabulang natin yan sa magitan ng pananampalataya. Yan ay biyaya lamang ng Panginoon. Pero ang paraan para tayo ay mapagpala ay sumulod sa kalooban ng Panginoon. Amen. At maging sa 1 John chapter 3 verse 21 to 23. Kung tingnan natin doon ano ang sabi niya. 1 John 3 21 to 23, ang sabi dito. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusik ng budhi, mga minamahal, kung hindi tayo inuusik ng ating budi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Dinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang nakakalugod sa Kanya. Ang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo ang magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Amen po ba? So dito, ang sabi dito, tinatanggap natin kasi tinatanggap natin yung hinihiling natin sa Kanya kasi sinusunod natin yung Kanyang utos. So, ang tanging paraan pala para tayo ay mapagpala, sumunod. Ito rin ang paraan para dinggin ng Diyos yung ating panalangin. Kasi kahit pa anong husay mong manalangin, kahit pa anong lakas ng panalangin mo, kahit pa yung pagsigaw mo, eh maaring makarating pa doon sa mismong barangay hall. Hindi ka pakinggan ng Diyos. Hindi ito dahil sa lakas ng boses, kundi pakinggan ka ng Panginoon sa iyong panalangin kasi sinusunod mo yung Kanyang kalooban, yung Kanyang utos. Kaya nawa, mapatid, sa umaga nito, tayo po ay ma-challenge na sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sana mag-enjoy po tayo kasi kung titinan pala natin dito,
kung tayo po ay susunod pala sa Panginoon, tayo ay mapagpapala ng Panginoon. At hindi lang ikaw ang mapagpapala. Ano yung parako? Pasahin nyo na lang doon sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 at 15. Ang sabi doon, pati yung bigasan mo, mga alaga mo, mga panalim mo, at mga anak mo. So basahin nyo na lang doon kung ano yung mapagpapala sa'yo. Pero, ito naman, sa verse 15, hanggang verse 68 yata, yung last verse. Alam nyo, yun naman ay puro curse, puro sumpa. Kaya kahit pa anong gawin mong pagsisikap, kahit pa anong gawin mong pagtatabaho, kung wala ang pagpapala ng Diyos, wala. Mapatagod ka lang, manghihina ka lang, madi-discourage ka lang. Pero kung ikaw ay susunod, mapagpapala ka. At dahil mapagpapala ka, ikaw ay tuwang-tuwa. At hindi lang ikaw ang matutuwa, maaari din yung mga tao na nakapaligid sa'yo, nakikita din kanila na ma-encourage din sila na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil nakita nila na ikaw ay napagpapala. Kaya nawa mga kapatid, sa umagang ito, huwag tayong gumawa ng dahilan para mahadlangan yung pagpapala natin. So, ang pagpapala, hindi po ang sino man ang makakadlang. Walang sino man ang makakadlang, maging ang kaaway ang makakadlang lang para tayo ay mapagpala ay tayo mismo kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nawa, mga kapatid, sa mga ito, matuto tayo sumunod. Amen. At sana po, gaya po nang sabi niya, Apostle Paul doon sa Philippians 2:14, anong sabi niya doon? Do all things without murmurings and disputings. Gawin niyo ang lahat ng bagay na walang pagtatalo at walang pagtutong. So, nawa, may schedule man tayo na mag-exhort. May schedule man tayo para mag-lead ng awitin. Ay, pastor, pasensya ka na. Ang dami kong kwan. Ang dami kong gagawin pa. Kundi, okay, okay, pastor. Kung yan ang nais ng Panginoon, susunod ako. Amen. At naniniwala ako na dahil ikaw ay nakahandang sumunod, naniniwala naman ako na yung pagkakala ng Diyos. So, sumunod yan. Hindi lang susunod. Ang pangako doon, ang pangako ng Panginoon doon sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 14. Hindi lang susunod, kundi it will overtake you. Ganun katapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Kaya nawa, kapatid, sa mga ito, wala nawang mandangan. Nawa, pagpala tayo ng Panginoon. Hindi, sumunod tayo. Sa gano'ng susunod din pala yung pagpapala ng Panginoon. At ganun, hindi po kahit pa anong gawin mo na estrategiya, kahit pa anong gawin mo na pagpupusigi, kung hindi ka susunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ka mapagpapala. Kaya, alam nyo, marami din po nag-aabrong na tingin nila nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Pero alam nyo, nasa abroad ka man o nandito, pwede kang pagpalain ng Panginoon. So, ang pagpapala ng Panginoon, nasa Panginoon yan. At yan ay nakasalalay kung ikaw ay susunod o hindi. Nawa, mga kapatid, sa mga ganito, nabuksan po nawa ang ating mga kaisipan, ang ating kalooban. At sana mula ngayon, hindi tayo tutukol sa kalooban ng Panginoon, kundi nakahanda tayo sa sunod. Dahil
ang Diyos din ay nakahanda na pagpalain tayo. Amen. Tayo po ay mga